balita, humarap na po sa NBI at sumalang sa drug test ang mga person of interest na iniuugnay sa pagkamatay ng flight attendant na si Christine Dacera. Ang urine sample namang nakuha ng NBI sa naimbalsa mo ng labi ni Dacera ay kinekwestiyon ng isang forensic pathologist. Nakatutok si John Consulta. Pasado alas dos kahapon nang dumating ang 12 personalidad na pinasumpina ng NBI. Sila yung mga naka-check-in sa room 2207 sa City Garden Grand Hotel na ilang beses pinuntahan ng flight attendant na si Christine Dacera noong kanilang New Year's Eve party. Kabilang sa nagpunta ay ang basketball player na si Justin Rieta. Kasama ng grupo ang tatlong abogado na nagsilbi nilang counsel. Closed door ang pulong ng mga persons of interest at mga investigador ng NBI Death Investigation Division. We are very thankful that they are cooperating in the investigation, and we see this as a very good development in the investigation. So we will be able to come out with the truth. Ano ba talaga nangyari? This is very important for us para mahimay-himay namin. Where were you? Anong ginawa mo? Who was with whom? So lahat ito titingnan namin. Pagkalipas ng 2 oras, lumabas na ang 12 persons of interest. Sa panayam ng GMA News, sa basketball player na si Rieta, wala raw siyang alam na ginawa nilang masama sa loob ng 2207. May gilipin po ba nangyari, sir? Feeling ko, wala po talaga. Okay. Pero may nakita po ba kayong kakaiba doon sa... Wala po kasi hindi ko po kilala yung kabilang room po. Hindi niyo po kilala yun? Kabilang room po. Wala po akong kilala sa kanila. But are you willing to cooperate, sir? Yes, po, yes. Are you satisfied with how they... Oh, yes. How they handle the investigation, yes. Okay. Will your clients be cooperative or will they be cooperating with the FBI? We're cooperating with the investigation. Inaasahang mag-sumiti ng sworn statement ang mga nag-check-in sa room 2207. Nakatakda naman matapos sa susunod na linggo ang karamihan sa mga test na sinagawa ng NBI habang patuloy na inaantay ang laboratory results ng Makati Medical Center sa kanilang ginawang test kay Christine. Our main objective here at the NBI is to uncover the truth, no more, no less. We want to establish what happened to Christine Dacera. Pero kinwestiyon ng forensic pathologist na si Dr. Rocker Fortune ang urine sample umano na nakuha sa katawan ni Christine kahit patapos na itong maimbalsamo at maotopsiya. Maraming tanong dyan. Oo nga. Totoo ba yan? Anong nakuha nila? How much? Mm-hmm. How stored? Tsaka how labeled? Kasi kung ebidensya to, asa ng chain of custody mo, mm-hmm. So dapat walang question na hindi yan yung nanggaling sa kanya. Mm. Baka napalitan. Ayun. Baka na-contaminate. Mm-hmm. Maraming issue dyan. Bakit ni-report nung unang doktor mm-hmm. na walang laman? Yung and bladder. Yet, oh. Yung second one, sabi, may nakita. Meron. And that's why ini-insist ko, documentation yan, labanan yan ng documentation. Opo. Sino sa inyo ang nagsasabi ng totoo? Sinong nambobola? Malaking bagay yan. Sagot ng NBI. I do not want to react to a comment of a person who is not privy to the investigation. I respect the comment and the right to make comment of the good doctor. But I do not want the NBI to be distracted from its focus on the investigation. Kung may nagsasabing formalin na matitest naman to sa laboratory, kung body fluid ba ito, contaminated ba ito. Kanina, bumalik ang mga persons of interest ng room 2207 sa NBI. Magkakahiwalay silang kinunan ng statement ng mga ahente at kinalaunan ay sumailalim sa drug test sa loob ng NBI. John Consulta, Nakatutok, 24 Horas.